Mga kabreaker, nandito po tayo ngayon upang gumawa ng isang challenge. Ito'y challenge po sa ating lahat. O challenge po ito sa inyong lahat. Ilalatag ko po na sa inyo yung isang trabaho, booster, na ang ginagamit po natin dyan is timer. I-explain ko po sa inyo kung saan po pumunta lahat ng mga kable. Susundan po ninyo. At subukan po ninyo sa inyong mga sarili. Gawin po ninyo ito, isa pong challenge ito. Sa lahat po ng may roong taglay na kaalaman sa trabahong ito, gawin po ninyo. Sundan po ninyo, at least naman ma-accomplish ninyo, di maganda, at least nagawa nyo yung challenge. Marami pong paraan kung paano ko po gumawa ng booster. So marami po tayong ginagamit dyan. Pero yung gagamitin po natin dyan is gagamitan po natin yung timer. Gagamitan po natin ng timer yan. 24 hours. Explain ko po sa inyo mamaya. So napakaganda po ito. Challenge lang po ito sa may sapat na edad, sapat na kaalaman. Titignan po natin kung paano po ninyo ma-absorb yung aking sinasabi. Good luck, mga kabreaker. Titignan natin ba paano simulan yung paggawa ng booster. Tatalakayin natin yung kanyang wiring diagrams kung saan pumupunta para i-explain ko po sa inyo. Ito po yon kung paano ginagawa po yung plate. Yan. Dalawa po yung gamit natin. Mayroon po tayong ginagamit na drill as ginagamitan po ito ng kurente. Saka yung mayroon din po tayong sa hangin lang ginagamit. Ito. Sa hangin lang. So pareho lang po ang pansin nun. At... yan po kung gaano po natin binubutas yung ating box. Yan po yun. Siyam po yan. Yan po yung kailangan natin. So perfect po yan dahil sinukat po natin ng tama. Ito po para sa lak. So yan po yung problema natin. Yan po yung pagkasunod-sunod ng ating trabaho. Mga kabreaker, ito na po yung ating box. Mayroon na po tayong selector switch, pilot lamp, or light indicator. Yan na po yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam po yan. Ito na rin po yung sinasabi ko kanina. Ito na po yung pinaka-challenge natin. So tutukan po ninyo yung aking sasabihin sa lahat. So kung nakikita po ninyo, yan, neutral. Ito po yung pinaka-input natin sa supply, 3 by 380 volts.
kailangan po natin ng neutral. Bakit? Yung ginamit po natin na coil or ginamit po natin na mga ilaw is 220 volts. Yan po yon. So line 1, line 2, line 3, that is 380 volts. Then you have to connect or put in neutral. Ang resulta po niyan is 220 volts. So yung isang probe ng isang ating clamp meter. So kung susukatin po natin yung voltahe niyan, yung isang probe is dito sa line 1, yung isang probe is doon sa neutral, ang labas po niyan is 220 volts. Yan. So whether or kahit saan line 1, line 2, line 3 mo ipares doon sa neutral, ang labas po niyan is 220 volts po. If 380 volts yung supply mo. So nakikita po ninyo, ito po yung out, ito po yung labas na para sa koneksyon ng motor, pump 1, koneksyon ng pump 2. Yan. Mayroon po dyan BMS auto command. BMS auto command. Yan po yung kinoconnect or yan po yung ginagamit doon sa building monitoring system kung saan po yung kanilang computer room, doon na po nila i-on yan or doon po sila magko-command ng auto or on para sa ating motor is magagawa po nila noon. Tapos nandito po yung PS natin. PS, ito po yung pinaka, ito po yung pressure switch natin. At mayroon din po tayong FS, float switch. Kinakabit po natin yung float switch natin doon sa baba kung saan po tayo kumukuha ng tubig, kung saan po tayo nakalagay ng ating yung hot valve, kung saan po tayo nakapaglagay ng ating tubo para po kukunin or para sumipsip ng tubig. Yan po natin kinakabit ang float switch. So nandito rin po yung electrode. Ang electrode po ay isang probe or isang gamit na kung saan kinakabit po natin sa tubo para ma-detect po niya ito kung ito po ay dry running o hindi. Ibig sabihin, kapag nakakontakt po ito sa tubig, ay nagbibigay po siya ng signal doon sa ating water level dito para mag-connect. Kung wala po siyang kung wala po siyang tubig doon sa tubo or wala po siyang, hindi po siya nakaramdam ng tubig doon or hindi po siya naisawsaw or hindi po siya nadaanan ng tubig or nakalublob sa tubig, magbibigay po siya ng signal dito na huwag kang aandar. Ibig sabihin, ito po yung isang protection natin na kung saan protection para hindi po masira yung impeller ng ating motor, protection para hindi po masira yung seal or yung ating pinakasupa kung sa Arabi pa. Yan po yung pinoproteksyonan nito para hindi po iinit yon at para hindi po masisira. So, mayroon po tayong mga proteksyon na nilalagay na ganon. So, dito po sa iba, makikita po ninyo dyan, BMS voltage strip and BMS dry running. Ibig sabihin po niyan is ito na po yung mga feedback. Itong feedback po na ito is kakabit po natin doon sa ating computer room. Madidetect or makikita po natin doon na naka-voltage strip po siya, naka-dry running po siya. Dahil lalabas po, dahil mayroon po tayong feedback. Dito naman po sa banda rito is makikita nyo po yung sinasabi dyan na yan. Pump 1 BMS. Nakikita nyo po yan. Nakalagay po dyan ng auto. Tapos hand, run, at saka trip. Feedback lang po yan.
Kapag nag-auto po tayo, auto position po tayo sa ating selector switch, naka-hand position po tayo or tumatakbo or umaandar po yung motor natin, or naka-trip po yung ating overload, madidetect po or makikita po natin doon sa computer room natin. Ganon din po doon sa pump to BMS. Ganon din po ang pangasyon noon. So, bakit po nandyan yan? At least, yung ating control panel at saka motor natin is nasa labas po kasi ito. Kung saan po ito nakalagay. Ngayon, doon sa computer room natin, hindi na kailangan nalalabas ka. Para titignan mo doon ng actual bakit nag-trip ganito ganon. Doon ka sa computer room is makikita mo na po yan. Kaya mayroon po tayong BMS. Building Monitoring System. Okay. Ngayon, katulad ng natalakay ko po kanina na isang pagsubok or challenge o ano bang tawag ninyo dyan sa mga may kakayahan na makagawa or may gustong mag-challenge sa kanyang sarili para makagawa ng isang booster, sundan lang po ninyo ito. Yung protection po natin na inilagay, voltage monitor. Ito po yung protection na kung saan tataas yung voltahe nyo, bababa, or mawawala yung isang linya sa three-phase, or baliktad yung pagkakonek. Yan po yung protection. Hindi po siya andar. Ito po yung water level natin. Yan. So, mga susunod po natin mga videos, itatalakayin po natin ng isa. Talakayin po natin ito. Voltage monitor, water level. Lahat po, isa-isahin po natin yan para maunawaan nyo po. Sa ngayon, yung supply po natin is dito. Katulad ng sinabi ko, main cable. Papunta po tayo sa breaker natin. Yan, sa MCB natin. Bakit ginamitan natin ng MCB? Bakit hindi natin ginamitan ng MCCB? Maliit lang po kasi ito. Actually, 7.5 HP 3 by 380 volts. Booster with timer. Yan. So, kailangan ito lang po yung ginamit natin. So, mababa pa yung amperahin niya. Kaya ginamitan lang po natin ng MCB. Mayroon naman po tayong one pole dito ng mga MCB. Which is, ito naman po yung ginagamit sa control. Ginagamit lang po natin dito sa control na i-on. Yung line 1, line 2, line. Yan. So, pag sinuplayan po itong MCB, galing po rito, punta dyan. Pag on mo, is tatakbo po rito sa may tinatawag nating MMS. Manual Motor Starter. MMS. So, yung ating MMS is mayroon na po tayong overload dyan na tinatawag. Yan, nakapokus po yan. Yung ating overload. Kikita nyo po yan. 11 to 17 ampere. Yan po yung pinaka-overload natin. Isisiting po natin kung iran po yung amperahe. Ang amperahe po kasi nito is nasa 12. Nasa 12. So, ilagay po natin sa 12 yung ating seating para sa overload natin. Pagkatapos po nyan, lalabas po siya, papunta po siya dito sa contactor. Yan yung ating contactor. Tapos lalabas po yung sa contactor, pupunta po sa terminal, which is papunta na po yan sa motor. So ito na po yung contactor natin. Yan po yung kanyang position. So breaker, punta po tayo sa manual motor starter, which is nandyan na po yung overload. Tapos contactor. Marami pong pagkakaiba niyan. Mayroon pong overload mismo na ikinakabit dito sa contactor. So, depende po yan sa design or depende na po yan sa paggawa. Depende na yan sa technique kung paano mo i-assemble yung isang bagay.
So lahat po yan ay nakabase po or nakatuon po doon sa amperahe ng isang motor. Ganun po tayo. Ito na ngayon po yung pinaka-challenge natin. Line 1, line 2, line 3. Kailangan po is dadaan po siya dito sa one pole breaker. Ang pagkakaiba po kasi nito, yung line 1 po natin is nakarikta po tayo dito sa voltage monitor. Kasi yung line 1 po natin is ito po yung ginawa natin na umiikot dito sa ating control. So yung line 2 natin is pumunta po tayo rito, lalabas po rito, pupunta sa voltage monitor. Line 3, dito, labas, voltage monitor. So yung voltage monitor po natin, pag sakto ang kanyang voltahe, lalabas po yan, pupunta dito sa water level natin. Pag okay po yung water level natin at nakakunik po tayo sa float switch at saka doon sa electrode, kung may tubig po tayo, is lalabas po ito, pupunta po rito sa pinaka line 1. Yan. So dito po tayo kumukuha ng lahat na supply na umiikot dito sa buong panel control. Yan po yung pinaka-function yan. So ito po yung pagkasunod-sunod kung paano nag-work ito. Kukuha po tayo sa line 1. Tapos pupunta po tayo dito sa yan. Punta po tayo sa BMS auto command. Diyan po tayo kakabit. Lalabas po siya dito sa may pressure switch. Yan, terminal. In, out, in, out. Pressure switch. Tapos, saka po siya pupunta doon sa common sa timer natin. Yan. Well, of course, sa common sa timer natin, may normally open, normally close po dyan. Dyan po nanggagaling yung supply naman natin papunta sa selector switch. Auto po tayo, naka-auto position. So yung labas po ng auto natin is pupunta po tayo sa coil ng ating contactor. Dalawang contactor po yan. Yan po yung kanyang pupuntahan. So maliwanag po. Yung control po natin is galing sa line 1. Punta po tayo sa BMS auto command. Lalabas po tayo doon sa pressure switch, pupunta po tayo doon sa timer. Common. Normally open, normally close. Dalawang contact po yan. Papunta po tayo sa auto position ng ating in ng auto ng ating selector switch. Auto din pupunta po yan sa coil A1 ng ating contactor. Yan po yon. So pasunod lang po yan. Yan po yung pagkasunod-sunod niyan. So ibig sabihin, pagpaandarin natin ito mamaya, ang nagko-control po diyan para mag-latch or aandar yung isang motor is yung contact, yung timer po natin. Katulad ng sinabi ko kanina, mayroon po tayong maraming paraan. Ginagamitan natin ng relay or impulse relay or timer para mag change yung kanyang andar. Ibig sabihin, timer po ang magkukuman kung aandar yung pump 1, timer ang magpapahinto, timer ang mag-on sa pump 2. Ganun po yan, pasunod lang po yan. Ang pagkakaiba naman po ng hand, hindi na po tayo dumaan sa auto command. Wala na rin po tayong pressure switch. Wala na rin po tayong timer. Nakarikta na lang po tayo sa line 1, which is result sa ating water level. Didiretso na po tayo sa hand position ng ating selector switch. Ang out po noon is pariwa lang po doon sa auto, pupunta po doon sa coil or sa iwan ng ating contactor para mag-on po yung motor natin. So pwede pong magsabay na mag-under yan. Depende po yan sa position. Ito po yung pagkakaiba. Auto position, isa-isa lang po yan ang pag-under niya. Hindi po pwedeng magsabay. Which is sa hand position, magsabay po yan pwede.
kasi hand yan eh. Depende yan kapag i-on mo or i-off mo. Yan po yan ang pagkakaiba. So, rekta lang po yun lahat. Dire-diretso. Ngayon, lalagyan po natin ito ng kurente para at least ma-testing po natin at makita nyo po yung laro ng ating booster na kinokontrol po ng timer. Katulad ng sinabi ko kanina, yung neutral po natin is ipaparis po natin sa line 1 or line 2 or line 3. Ang ginawa po natin ang paris po niyan is line 1 para mag-result po ng 220 volts. Ang ginagawa po natin, yung neutral po natin is naka-rekta po tayo sa ito. Ganun din dito sa mga coil kasi 220 volts. Rekta ang isa kaya itim. Yan kung nakikita ninyo. Tapos line 1 po yan. Oh, may number 1. Ganun din po doon sa ilaw. So, ito yung pinaka-common natin. Neutral. Yan. Kasi 220 volts po yung ating ilaw. Ganun din po sa ating mga relay. Yan. Kung napapansin ninyo. Itim pula. Diba? Ito yung pagkakaiba. Dito, sa trabaho natin, itim at pula. Doon naman sa kanto, manok na puti at manok na pula. Eh dito hindi ito manok eh. Kable ito, kaya itim at saka pula yung ginamit natin. Yan. Nakarekta po tayo dyan. So lalagyan po natin ito ng kurente at least makita nyo po yung function at masundan nyo po ito. Ito na mga ka-breaker, ituloy po natin yung ating discussion kanina. I-check po natin yung supply natin dito sa baba ng uri. Okay, 385, 384, 385, line 1 to neutral. To 220, 222. Oh, yan po, line 1 to neutral po yan. Line 2 to neutral. Yan. 221, line 3 to neutral. 221. Actually na-demo ko na to eh nung araw. So sinisiguro lang po natin. So i-on po natin lahat na function dyan. I-on po natin lahat para makita po natin. Yan. So titignan po natin kasi may power on naman po tayo dyan. Yan. So naka-power on po tayo. So yan po yung indication natin sa power on. So ibig sabihin, ready po tayo sa pag-check ng function ng bawat isa. So bago po natin i-check yung auto natin, gagawin po natin is mag-check muna tayo sa hand. Kasi yung hand po kasi rekta-rekta po yan. So doon po tayo mag-check muna para at least alam po natin kung may diferensya o wala. So i-hand position po natin, pump 1. Nag-on po tayo. So okay po yan. Pump 2. Naka-on po yan. Okay. So pump 1, pump 2, nag-on, sabay po yan. So bago tayo mag-proceed, i-check po natin yung output ng ating motor. Yan. O. 385, okay. 384. So okay po yung pump 1 natin. So pupunta po tayo sa pump 2. 385. So okay po yan. So ibig sabihin yung atin pong hand is nag-function po yon. So second step po natin gagawin is i-check po natin yung float switch. Yung float switch po, katulad ng sinabi ko kanina, yun yung pinaka ano natin ng protection natin sa dry running natin. So tatanggalin po natin yung float switch. Titignan po natin kung mamamatay po ba yung motor natin. Kasi ibig sabihin dry running siya. So namatay po yung motor natin na dalawa,
At mayroon po tayong indicator, light indicator na dry running. Yan. So okay po yan, ibalik mo po bro. So okay po, functional po tayo. Maganda po yung pagkagawa natin kasi halos perfect na po yan. Nasa 99.5% na. Kasi na-check na natin yung hand, yung output at saka yung float switch is functional. So subukan mo pong tanggalin po yung electrode bro. To make it sure na kung walang tubig sa tubo ay wala ring. Okay, nag-off din at dry running din. Ibig sabihin po, saan po inilalagay yung electrode? Ibalik mo po. Doon po yan sa intake, sa tubo po, kung saan tayo input po ng tubig. Yan. So, okay po yung hand natin. Maganda po yung function ng hand natin. So, off. Okay. On. Okay. Ngayon, kasi na-check naman lang natin yung on at saka ano, dry running protection ng ating hand. Ididiretso na natin bago tayo mag-proceed doon sa auto. So ibig sabihin, i-trip na natin, titingnan natin kung mag-trip. Okay, pump 1 trip. So namatay po yung motor natin, may light indicator po tayo na naka-pump 1 trip po tayo. So pump 2 trip also, naka-close po yung pump on. Meaning to say, naka-trip po yung pump to natin. So, dito po nangyayari yun. Katulad ng sinabi ko kanina, nandito po tayo sa manual motor starter natin. Yan po nag-trip kasi nandyan po yung overload natin. So, seated overload, ang nakasit po na overload natin is 12. Kapag lumampas na po ng 12 or 12 ang amperahe ng isang motor, magti-trip po yan ng kusa. Ibig sabihin, naprotektahan mo na yung motor mo. So, ito po yon. So, i-reset po natin. Reset number 1, pump 1. Okay, naka-reset po tayo. Nag-on po yan. Pump 2 reset. Nag-on po yung pump 2. Bakit po umandar? Kasi nakarikta po tayo sa selector switch. So, sa susunod na mga araw, tatalakayin po natin yung function ng selector switch, push button, everything. Ganon. Para at least maunawaan nyo po kung ano yung pagkasunod-sunod ng isang booster control. Matatalakay po natin lahat dyan. Ganon po yon. So, yan po yung pagka-arrange natin. Yan. Ngayon, kasi naka-hand po tayo or manual, naka-on po yung ating motor. Titignan po ngayon natin dito sa BMS. Sa BMS natin. Pump 1 at saka pump 2. Kung may feedback po ba ng pump on. Pump run. Sa BMS pump number 1. Titignan. Oh, mayroon po. Ibig sabihin, doon po sa ating computer na mamomonitor po natin na naka-on po yung ating pump 1. Kasi mayroon po tayong feedback doon po sa pump 2. Yan, oh, so mayroon din po tayong feedback sa pump 2 sa BMS kung naka-on ba ito o hindi. Ngayon, doon po tayo, ibabalik po natin yung usapin. Doon po tayo sa trip. Ititrip po natin ulit para titignan din po natin yung BMS kung mayroon po ba. Trip pump 1. Yan. Oh, so mayroon po rin, mayroon din po tayo. Trip pump 2. Yan. So mayroon po tayong mga ganong mga bagay. So tignan nyo po yung ating relay. Oh. Naka-pump trip po yan, pump 1 at saka pump 2. Nag-on po yan kaya po nagkaroon ng ilaw yan. At nagkaroon ng feedback para sa ating BMS. So i-reset po natin, mamamatay po ito. At mamamatay din po yung light indication natin na pump 1 trip, yung pump 1 on po ang gumagana. Yan.
Ganon din doon sa relay number 4, naka-off na po yan. So wala na rin po tayong indication dito sa pump to trip, nasa pump on na po tayo. Pump to on. So okay na po yan lahat. Maganda po yan. Pangalawang i-check po natin doon sa ating BMS signal feedback is yung hand. Naka-hand po ba tayo? So titingnan po natin sa hand mismo ng pump 1. Yan, oh. So mayroon po tayo kasi naka-hand tayo, tumunog po. Pump 2, hand. So mayroon po tayo, naka-hand po tayo sa pump 2. Okay. So okay po yung function ng ating BMS feedback. So lubos-lubosin na natin. Naka-feedback naman na lang tayo. Nandito na tayo sa BMS. BMS na usapin na po ito. So ano po natin yung voltage strip. I-reverse po natin yung ating voltahe. Yan. So i-reverse po natin. Ibig sabihin, naka-reverse po tayo sa ating voltahe. So, mayroon po tayong voltage strip. I-check po natin. Voltage strip. Yan, oh, may feedback po tayo. So, ibig sabihin, namumonitor po tayo doon sa computer room kung voltage strip ba o hindi. Okay. Ilagay natin sa voltaheng sakto. Nag-on po yung dalawang motor natin. Yung voltage strip natin namatay. Naka-power on po tayo. Feedback po. BMS dry run. So ulitin po natin, tanggalin yung either electrode or float switch. Tingnan po natin yung dry run. BMS. Yan. So mayroon po tayong feedback na BMS galing sa dry run natin. So okay po yan. Monitor po tayo doon. So ibalik po natin. Nag-on po yung motor natin. So ayos na po yan. Maganda po. Na-check na po natin yung voltage strip, dry run, at saka hand. Pupunta naman po tayo sa auto. So i-off po natin, naka-off position po tayo. Ibig sabihin, either off, auto or hand, kung naka-off po yan, wala pong function na mangyari, wala pong under na mangyari. So ilagay po natin sa auto position. Naka-on po yung pump 1 natin, ibig sabihin, kahit i-auto position ko po ito, hindi po a-under ang pump 2. Yan, yan ang pagkakaiba ng hand sa auto. Kasi yung auto po natin is kinokontrol po ng timer. Kaya nga nakapokus tayo sa booster. Ang nagdadala po nun is timer. So naka-on po yung pump 1 natin, yung pump 2 po is nakasarado. Ang nagbibigay po ng command for alternation or pag-alternate or pagsalitan ng andar is yung timer po natin. So pump 1 po yung naka-andar ngayon. Gagawin po natin, paandarin po natin yung pump 2. Ito po yung timer natin. Yan. Paikutin po natin. Oh. Nagpalit na po. Ibig sabihin, yung pump 1 natin is off. Then yung pump 2 natin is umandar na. So, yung setting po na nilagay natin diyan temporary is 3 hours, 3 hours, 3 hours off, 3 hours on. So, pump 1, pump 2, yan. Yan. Oh. Within 24 hours po yan, tatlong oras na mag-andar yung isa, tatlong oras na mag-andar yung isa. Salitan po yan ang andar. Yan po yung function ng ating 24 hours. Kaya po nagiging ano siya niyan, booster with timer. Nagdepende po sa customer kung ilang oras po niya gustong paandarin yung isang motor at ilang oras po niya gustong patayin. Ganun.
So, tapos na po tayo doon sa timer natin. Pupunta naman po tayo doon sa BMS Auto Command. Yung BMS Auto Command po natin, kapag tinanggal po natin yan, wala pong pangsyon. Mamamatay po yung dalawang motor. Mamamatay po yung umaandar na motor. Yan o. Wala, nakapatay po yan. O. Yan. O. I-off mo bro. Yan, patay po yan. Wala pong umaandar nan. Ibig sabihin, pinatay po doon sa computer room. Ang command po doon sa computer room is inop po nila. So, ibig sabihin, tinanggal po natin yung pinaka-bridge natin or pinaka-jumper natin. Namatay po yung motor. Ngayon, kung i-check po natin at ikakabit po natin yan, ikukunik natin yung jumper, aandar po ang isa dyan. Yon. So, yung pump to ang umandar. Yan. Kahit ilang beses nilang i-off, kahit ilang beses nilang i-on, pump to pa rin po ang umaandar niyan hanggat hindi po nauubos yung 3 hours. Yan po yan. Not like sa impulse relay na kung in-off nila doon tapos i-on nila, mag-alternate po kaagad ang andar nun. Yun po ang pagkakaiba nun. O, kagaya niyan. O. Naubos niya yung 3 hours kaya umandar po yung pump 1. Yan. Pag tinanggal po yan, mamamatay. Pag ibinalik mo po yan, pump 1 pa rin. Hanggat hindi naubos yung 3 hours. Ngayon, i-fix mo yung ating BMS command. Pupunta naman po tayo sa pressure switch. Bakit po may pressure switch yan? Eh, hindi naman po pwede na andar ng andar yung motor natin na wala tayong pressure switch kung ilang bar. Kailangan mayroon po tayong nakasit or nakalagay na pressure doon sa tubo natin para hindi po sasabog or hindi po maiwasan yung problema. So pag ang pressure switch nakakunik po yan, ibig sabihin aandar po yung motor natin. Pero pag tatanggalin po natin, mamamatay po yung ating motor sa pump 1. Pag ibabalik po natin, dahil halimbawa may gumamit lang yan, wala nang gumamit, umandar na ulit yung pressure. Pero hindi ibig sabihin na magsalitan na yung andar ng motor, hindi po. Hanggat hindi po nauubos yung 3 hours, hindi po ito magpapalit ng andar ng motor. Ito po yung explanation na maganda yung pressure switch natin. Halimbawa sa inyong bahay po, pag nagpunta po kayo sa CR at ginamit nyo po yung faucet natin, yung tubig, bumababa yung pressure. Ngayon, umandar po yung ginamit nyo po yung ating faucet, natural, umandar po yung ating motor, di po ba? Kapag narating nyo or naabot nya na po yung pressure, halimbawa 5 bars, naabot nya na po yan, mag-off po yung ating motor. Yan. So, ibig sabihin, nami-maintain po natin yung pressure doon sa ating motor, sa ating pipe, sa ating tubo. Kapag nag-CR po kayo, kumamit po kayo ng tubig, nabawasan po yung pressure at naabot po niya yung on position ng ating pressure switch, mag-on po yung motor natin. Yan. Kapag sinirado nyo po yung faucet at hindi na po kayo gumamit ng tubig, mamamatay po yung motor natin dahil naabot po yung bar na si na isiting po ninyo. Halimbawa, 5 bars naabot na po yon. Yun po yung pangsyon. Yan. So, nakita po natin at naano na po natin yung pangsyon ng bawat isa. Sa ngayon po is, yan lang po muna yung ating ibabahagi sa inyo na pangsyon ng ating booster. Gusto ko lang i-review o gusto ko lang ulitin, patayin po natin yung power. Wala na pong power yan. Ulitin ko lang po sa inyo yung ating pangsyon kanina sa wirings para at least mahuli po ninyo at makuha po ninyo yung punto kanina. Ito'y review na lang. Ngayon, kapag gusto nyong gagawa, is kayang-kaya nyo nang gagawin.
Yung input po natin is dito 380, neutral 220, plus line 1, neutral equivalent to 220, line 2, neutral, line 3, 220. Yun po yung laro natin dyan. Ngayon, yung voltage monitor natin kanina. So, line 1, direct. Line 2, dito, out, voltage monitor. Line 3, dito, out, voltage monitor. Yan po yung laro kanina. Yung out po ng ating voltage monitor, kung okay po yung linya, hindi po reverse, hindi po high voltage, hindi rin po low voltage. Sa PC Queens, ganon. Pupunta po rito sa water level natin. Pag okay po yung water level natin, mayroon po tayong tubig doon sa tangke na kung saan tayo kumukuha ng tubig. Mayroon pong tubig yung ating tubo para sa intake sa ating pump. Ang out po nito is pupunta po rito. Tapos dito. Yan. Pag pumunta po rito, ang out po niyan is yun po yung tatakbo dito. O, review na lang yan kasi natalakay ko na yan kanina. Sa unang ano natin. Tapos, ang out po niyan is pupunta po dito sa pressure switch. So, BM is auto command. Tapos, pupunta sa pressure switch. Tapos, pupunta po tayo sa common sa timer. Common po tayo sa timer. Din ang out po yan, normally open, normally close. Pupunta po tayo sa auto position po tayo ng selector switch natin. Auto position, hindi po hand. Auto. Ang labas po ng auto position natin is rekta po yan. Pupunta po doon sa A1 ng contactor natin. Contactor 1, contactor 2. Contactor 1, contactor 2. Doon po pumupunta yon. So, kailangan linya by linya yan. Bakit A1 tayo pumupunta? Dahil yan po yung pinapaikot natin. Yung ito, yun po yung neutral natin, which is nakapundo lang po tayo. Yan. Puro itim. Nakapundo lang po yan. Yung pula pa yung pinapaikot natin. Yan po yon. Yung hand po natin, dito rin po galing yan. Pero, hindi na po siya dadaan sa auto command, hindi rin siya dadaan sa pressure switch, hindi rin siya dadaan sa timer. Line 1, rekta sa hand. Ang labas, A1 ng contactor. So, aandar po yun kahit walang BMS command, kahit walang pressure switch, kahit walang timer. Yun ang pagkakaiba nun. Ang nagiging common lang po nilang dalawa is yung float switch po natin at saka electrode. Bakit? Protection. Para hindi masira yung impeller natin. Protection. Para hindi po mag-dry running. Ibig sabihin, para may tubig po palagi yung impeller natin doon sa pump. Yan po yun. Yan po yung ating pinakala wirings natin. Ngayon, ang isang ano doon, isang laro po doon kung bakit is yun ating pong overload. Yung line 1 po natin is dumaan po tayo sa overload bago pumunta doon sa A1. So yun po yung pagkakaiba. Kailangan dadaan tayo sa overload para at least mamamatay po yung ating motor kapag may problema, high ampere or sobra sa amperahe or current doon sa sinusupplyan natin. So nakasit tayo ng 12 ampere. Palagi po tayong dumadaan sa overload. So kailangan po natin yun. At least may protection po tayo doon sa ating motor. Yun po ang pagkakasunod-sunod ng ating trabaho. Ito na mga kabreaker. Ito yung ating diniscuss kanina.
So guhit tayo sa baba. Neutral. Tapos guhit tayo sa taas. Line 1. Yan. Pagkaguhit natin sa taas, normally open, yan po yung voltage monitor. Yan. Tapos normally open, water level. Yan. Tapos nandito na po yung ating 1 pole breaker Q1. Labas po niyan is yan po ay line 1 pa rin yan, diretso, kasi dire-diretso nga tayo dyan. Yan ang pagkasunod-sunod nyo. Kukuha nga tayo tayo ng isang linya rito. Yan, normally open. Ito na po yung BMS auto command. BMS auto command. Dito normally open, PS. Ano ibig sabihin ng PS? Pressure switch. Yan po yung pressure switch natin. Saka pupunta ngayon dito sa common, common ng timer natin. Ang common po ng timer natin, ang labas po niyan is 2. Yan. Normally close ng timer, normally open, I mean, ng timer. Tapos normally close ng timer. Yan po yan. After po, ang labas po niyan is selector switch. Normally open. Normally open. Is 1. Is 2. Yan. Selector switch 1, selector switch 2. So maglalagay po tayo ng hand. Auto hand. Hand auto. Yan. Diretso po tayo doon sa taas, kasi line 1 po yan. O, yan po yon. Ngayon dito, overload. OL1. OL2. Overload 1, overload 2. Saka tayo pupunta ngayon sa contactor. Q2. Q1. Ayan. So katulad yung sinabi ko kanina, nakarikta tayo doon sa ito ng contactor. Ito. Ayan. Nakapundo. Ito yung iwan natin sa contactor. Yan. So yun na po yung laro natin kanina. Okay. Yan yung pagsunod nun. So ibig sabihin, ito po yung hand natin.
yung unang in-explain ko sa inyo kanina. So kukunin po natin yung eksaktong laro. Pag galing sa neutral natin, nakarikta tayo sa ito. Nakarikta sa ito. Pag galing naman sa line 1 natin, pumasok tayo sa voltage monitor. Actually tatlo yan kasi 3 phase po tayo. Hindi na po natin isasali yung line 2 sa line 3. Automatic na po yun. Yung inilalagay ko lang dito is yung line 1 at saka neutral. Yung tumatakbo mismo doon para makita ninyo or masundan ninyo yung laro ng ating booster na kinokontrol or may timer na 24 hours. Yan yun. So from line 1, ang labas po, ang punta po niyan voltage monitor. Kapag okay po yung kanyang phase sequence, okay po yung voltahe, hindi mataas, hindi mababa, wala pong phase failure na nangyayari, magkoconnect po yan, magkoclose po yan. Ibig sabihin yung kuryente galing sa line 1, nagclose nandito, pumunta sa water level natin. Kung okay po yung float switch natin, kasi may float switch po tayo, okay yung electrode natin, may tubo, yung may tubig po yung tubo natin na nalagyan ng electrode, magkukunik po yan. So yung normally open, magiging normally close po yan. So close, ibig sabihin yung kuryente dumaloy pumunta sa 1 pole breaker. Pag inon mo po yung 1 pole breaker, ang labas po nyan is line 1, may kuryente po dyan. So yung kuryente po ngayon natin is pumunta nandito po, nakapondo sa BMS. Doon sa BMS control room natin, sa building monitoring system, sa computer room, clinos po nila doon. Ibig sabihin ang signal is clinic nila for close because BMS auto command. So sila na po yung nag-command ng auto para mag-andar po yung motor natin. Nag-close na po yan. So ang kuryente po natin is nandito na sa may pressure switch. Yung pressure switch po naman natin, kasi empty yung ating tubo, wala pong pressure, hindi po naabot yung pressure na sinit natin para sa stop position ng ating pressure switch, natural mag-close po yan. So yung kuryente po natin is galing doon papunta rito, nandito na po yon. Ngayon nandito po sa timer, sa common. Natural sa auto position, common punta rito sa timer, naka-close. Ibig sabihin nandito po yung kuryente. Pag i-clonus po natin yung selector switch natin for auto position, natural ang ating kuryente ay dumaloy pumunta po sa overload at umandar po yung ating contactor number 2. So umandar po yung pump 2. Yan. After 30 or 3 hours. So 3 hours. After 3 hours na nag-on, mag-off po siya, pupunta po rito ngayon, mag-open po yan. So mag-open po yung ating mag-o-open po itong timer natin. So nag-open po yung timer natin na yan. Okay? So madalit sabi, pag-open po ng timer natin, ito po yung nag-close. Nagserado po to kasi 3 hours na. Nag-close po yan dahil naka-close po sa auto position yung ating selector switch. Dire-diretso po yung kuryente, dire-diretso, pumunta po dito sa overload, pumunta po sa iwan ng contactor number 1, so umandar po yung pump 1. Madalit sabi, naka-off po yung pump 2 natin dahil naputol po yung kuryente doon. Although naka-connect tayo sa auto position pero pinutol po ng timer, wala na,
naka-off siya. So, so yung alternation na nangyayari is nandito na. So pump 1 naman yung umandar within 3 hours. Ganun lang po yan. Ganun ang laro ng ating auto. Ngayon, kahit may 3 hours pa ako, kahit nakakunik pa ako nyan, kung yung sa control room natin, doon sa computer room is pinatay ko, tinanggal ko yung ating connection doon, enough ko yung auto position, auto BMS auto command is pinutol ko doon, walang aandar na motor kasi pinutol ko, enough ko doon. Ngayon kapag gusto kong ikabit, paandarin. So magkukunik po yan, aandar ulit yan, diba? Ngayon yung pressure naman, ngayon yung magsasabi na okay na, 5 bars ba ako ngayon, yung siniting mo ng off, 5 bars, okay, mag off na ako kasi narating ko na yung 5 bars. Walang aandar na motor, diba? Ganun lang yon. Pagkatapos ng ilang minuto or ilang oras, may nag CR na dalawa or tatlo or isa nag shower, bumaba yung pressure natin, so na-hit niya yung on position or on command ng pressure switch natin. Halimbawa yung on command natin is 3 bars tapos yung off command natin is 5 bars, nag-connect yung pressure switch natin, umandar ulit yung motor natin na pump 1. Ibig sabihin, minimaintain niya yung pressure doon sa tubo. Yan po yon. So yan yung laro ng ating auto. Ngayon, i-off natin yan. Tanggalin natin yung auto. Okay. Kukumand naman ngayon natin nung hand. So okay naman dito. Okay. Sa voltage monitor, okay yung tubig natin. Okay doon. Nandito yung kurente. Ngayon, hindi aandar yan kasi naka normally open ka sa auto. So ngayon, papaandarin natin ng hand. So, i-normally close natin yung hand. Ibig sabihin, pagdaloy ng kurente, papunta rito, diretso, dire-diretso, umandar yung pump to. Ganon din yun, dumandar din dire-diretso. So, ibig sabihin, sabay, pump 1, pump 2. Umandar yan. Kasi naka-hand position tayo. Ibig sabihin ng hand position or manual, ikaw yung nagpaandar, ikaw yung papatay. Hindi pwedeng pabayaan mo yan. Kasi bakit? Wala nang automatic off. Dahil wala tayong BMS command, binypass natin yung pressure switch, pati yung timer. So nagrikta lang tayo. So walang papatay yan. Ikaw talagang papatay yan. Ganon yun. Yun ang laro ng ating booster na tow motor with timer. Yan yun. So yan yung challenge ko kanina sa inyo doon sa unang sabi ko na kailangan sundan ninyo. Nasa dulo ngayon yung pinaka rough drawing natin, at least magagawa nyo sa inyong mga sarili. So lahat, sa lahat ng mga tumutok sa video na to, good luck, saka congrats sa inyo kasi makukuha nyo na yan. Sinubo ko na yan, so at least kayo nang magnguya. Ganun lang yun, kayang kaya na yan. So dapat sa susunod na mga videos natin, tumutok kayo dahil marami pa kayong maidadagdag sa inyong mga kalaman. Alam ko naman, Pilipino tayo, marurunong tayo. Pilipino, madiskarte. Yung sa akin lang, dagdag kaalaman lamang ito. Ngayon, kung halimbawa man na ano, nakakatulong or ano ba, i-share na ninyo. Yan. Subscribe. Like and share po tayo. Yung notification bell natin, huwag yung kalimutan para updated kayo sa mga susunod na mga videos natin. Thank you.